Lucky Colors sa year 2025 na magdadala ng pagyaman sa inyo. Importanteng malaman kaya at alamin. Oops, teka lang muna bago tayo magpatuloy sa ating talakayin. May paalala lang po ako. Pansamantala po yung GCash number na dati natin ginagamit, yung kay Chaser Clint Estrabella, ay pansamantala munang hindi natin ito gagamitin sa ngayon, no? Kasi nagkaroon ito ng problema. Kaya narito po yung pansamantalang ipapalit natin, 0945-536-2036. Para higit kayong makasigurado, kung gusto ninyo at matiyak na yan nga yung padadala ninyo, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Ituloy na natin ang inyong panonood. Papalapit ng matapos o malapit ng matapos ang taon 2024, kaya naman marami ang nag-aabang sa pagdating ng Year of the Snake 2025. Isa sa panakamaswerteng animal sign ang snake dahil dala nito ang charm at natural appeal. May dalang positive energy na ang focus ay growth and prosperity. Bukod sa positibong dala ng snake, pinaniniwalaan na malakas ang impluensya ng kulay upang higit na mahila nito ang dalang swerte. Kaya alamin ang mga special na kulay na pwedeng makatulong sa inyo tungo sa inyong pag-unlad at pagyaman sa susunod na taon o year 2025. Tandaan, ang kulay ay dapat tugma sa simbolo ng taong papasok. Ito ay ang snake. Sa taon ng wood snake, magdadala ng iba yung swerte ang mga kulay na tulad ng yellow, white, gold at silver. Ito ang mga kulay na hahatak ng resources, power at charm. Lalo na kung gagamitan ito ng bracelet na kung tawagin ay Amuletum Tectum Bracelet. Ito'y magdadala ng swerte sa inyo tungo sa pagyaman at higit sa lahat, bibigyan din kayo ng proteksyon. Mainam din ang paggamit ng bag na kulay dilaw, puti, gold at silver dahil makakahatak din yan ng impluensya ng swerte o positive energy sa inyo. Samantala, ang mga kulay na pula, purple at orange ay kabilang sa fire element na makatutulong para ma-attract ang wealth and luck. Para naman sa gagamiting wallet, aba ito, dapat nyong malaman, para sa gagamiting wallet, piliin ang kulay na emerald green dahil nagdadala yan ng oportunidad sa pag-unlad, lalo na sa pagsisimula ng bagong buhay ninyo tungo sa pagyaman. Mainam ang wallet na kulay emerald green. Tama itong gamitin sa mga nagbabalak magbukas ng negosyo. Dahil sabi ko nga, ito ang simula. Ang simula ng tagumpay kung gagamitin ninyo ang kulay na yan para sa inyong wallet. Sunkist Yellow. Yan, alamin natin. Yung Sunkist Yellow, sinasabi din na umahatak ito ng swerte at mabilis na daloy ng income sa negosyo. Kaya mainam ang paglalagay ng ganitong kulay sa inyong opisina, sa inyong tindahan o ano pa mang negosyo ang inyong pinagkakakitaan. Maglagay ng kulay Sunkist Yellow. Brown. Sabi nga, ang ganitong kulay ay nag-aanyaya ng seguridad at enerhiya. Bagay sa mga naghahanap o naghahanap ng matagalang negosyo o trabaho, ang ganyang kulay ay mas mainam na mas nakikita sa lugar din ng inyong negosyo. Ano po? Ito naman, metallic silver, sopistikadang kulay na ugma sa may mga kapareha
kapareha sa negosyo o maging investor, professional at mga negosyante. Ito pa. Deep blue. Ang deep blue ay mainam din para sa prosperidad, malikhain. Bagay ito sa mga freelancer tulad ng artist na nagpapakita ng unique talent. Kaya mainam yan. Pwede rin sa mga writer, no? Particular, syempre, yung mga, sabi ko nga, mga artist. Mainam din naman ang wallet na bagay sa iyong birth sign. O ito naman, para sa inyong birth sign, no? Kanina, nabanggit natin yung emerald green para sa wallet na maswerte. Ngayon naman, ito para sa inyong birth sign, kung ano ba ang pupwedeng gamitin. Mainam din naman ang wallet na bagay sa iyong birth sign at tulad ng palagi nating paalala, gawing malinis at smooth ang wallet. Irespeto ito at huwag lagyan ng mga di mahalagang bagay. O, yan, no? Nabanggit natin yung kung yung deep blue na kulay ng wallet, pwede rin pala yan, bukod sa emerald green. Ito pa. Nitong 2024, naging dominante ang kulay abu o gray. Pero ngayon, mas magiging matingkad ang kulay ng ahas o snake. Mas malakas ang dating nito at makaakit ng magandang enerhiya. Kailangan naman ng iba yung pag-iingat dahil pwedeng makagoyo o ikaw ay maisahan. Tingnan ang mga lucky color na ugma sa inyong animal sign. Para sa mga taon o sa mga isinilang sa animal sign na rat, sila yung 1936, 1948, 1960, at 1972. Maswerte sa kulay na brown color na medyo mamula-mula. O, yung brown pero medyo may pagkapula ng konti yung brown. O, mix ng brown and red, no? May pagkapula ng konti, no? Yung maswerteng kulay para sa mga isinilang sa taon ng rat, no? Kaya yan, isa yan, maganda yan. Para naman, dating ka sa swerte ng, para sa taong 2025, para sa mga isinilang sa 1984, 1996, 2008, at 2020. Nauna na po natin banggitin yung nasa 1936, 1948, 1960, at 1972. Rat po yan, no? At karagdagan, year of the rat din po ito, ha? Karagdagan ito, pero iba rin ang kulay nitong year of the rat na kasakop ng 1984, 1996, 2008, at 2020. Ang maswerteng kulay, fire red, yung tinaapoy na kulay pula. Yun ang maswerte sa mga isinilang sa 1984, 1996, 2008, at 2020. Kaya, panatinihing lagi kang may suot na ganyang kulay, no? Panyo kaya, no? Kung ayaw mo na magsuot ng ganyang kulay, panyo, pinaka-the best yan. No? Kaya naman, sa loob ng iyong bag, kung nagbabag ka, maglagay ka ng ganyang kulay, makaka-attack po yan ang swerte. Ano po? Para naman sa mga nasa animal sign na ox, sila yung mga, ito yung ox na isinilang sa 1937, 1949, 1961, 1973. Kung kabilang ka sa Year of the Ox at yan yung taon na binabanggit ko, kung kabilang ka dyan, ang maswerteng kulay sa iyo na pwede magdala ng swerte ay ang Prussian Blue. Yung Prussian Blue o Prussian Blue, ito yung kulay na medyo masyadong dark, no? Medyo ganon, kanong katingkad, medyo dark na kung titingnan nga sa malayo parang black na eh. Pero Prussian Blue, asul pa rin po yun. No? Matima, ano lang, masyadong dark yung pagka-asul niya. So, yan po yung inyong lucky color. Yan po ang maswerteng kulay ninyo na hindi dapat mawala sa tuwing kayo may mga transaksyon o mga importanteng kausap patungkol sa pagkakitaan. Ngayon po, para naman din sa
kabilang pa rin ito sa ox, no? Pero sila naman yung mga 1985, 1997, 2009 at 2021. Sila yung mga maswerte sa kulay na coral red. Tingnan nyo po. Ayan po, is mainam din na gamitin ninyo. May mga special kayo na lakad patungkol sa pagkakitaan o pag-invest o business. Mainam ang ganyang kulay na lagi nyo dala. Coral red. Ngayon naman, dumako tayo sa mga nasa animal sign na tiger. Sila yung isininang sa 1938, 1950, 1962, 1974. Sinasabi, ang maswerteng kulay ninyo ay ang bright red. Bright red, no? Yan po, ang lucky color ng mga nasa ilalim ng animal sign na tiger, 1938, 1950, 1962, at 1974. Bright red. Para naman sa isinilang noong 1986, kung kabilang pa rin ito sa Tiger, ha? 1986, 1998, 2010, at 2022. Piliin nyo naman ang kulay na bright silver. Kung kabilang kayo sa taon na binabanggit ko, yung 1986, 1998, 2020, at 2022, ang lucky color nyo na magdadala ng magandang swerte ay ang bright silver. Para naman sa mga isinilang sa animal sign na rabbit, rabbit person, sila yung mga isinilang sa 1939, 1951, 1963, 1975. Sinasabi na maswerte sa inyo ang steel gray color. Yan ang laki color ninyo. Tingnan sa video na ito kung anong itsura ng steel gray color. Punta naman natin yung iba pang taon na kabilang sa rabbit person. Sila naman yung mga 1987, 1999, 2011, 2023. May dalang luck ang scarlet red, no? Scarlet red para sa mga nabanggit kong taon. Kung yung anak ninyo isinilang ng 2023, bata pa masyado ito, okay din, nasuotan sila ng scarlet red, no? Yan, no? Doon sa mga may transaksyon, scarlet red, yung nabanggit kong taon, ano po. Para sa mga isinilang sa dragon sign o animal sign na dragon, si 1928, 1940, 1952, at 1964, sinasabi na swerte kayo sa kulay na fire green. No? Kamaswerte kayo dyan. Ito pa, Year of the Dragon din ito, 1976, 1988, 2000, at 2012. Swerte naman sila sa kulay na golden orange, no? Kaya gamitin yan. Special na kulay para sa swerte sa inyo. Pumunta naman tayo sa mga isinilang sa Year of the Snake, 1929, 1941, 1953, at 1965. Swerteng dala ng kulay para sa kanila ay ang fire blue at fire red, no? Para sa karagdagan, 1977, 1989, 2001, at 2013, sinasabi na malakas ang hatak na garnet red. Garnet red, ano po? Ayan, ito pa. Kung kayo naman isinilang sa animal sign na horse, 1930, 1942, 1954, 1966, sinasabi na maganda ang hatid ng kulay na vermilion red. Si 1978, 1990, 2002, at 2014, swerte naman sila sa kulay na cinnamon brown. No? Cinnamon brown. No? Ngayon, punta naman natin yung mga isinilang sa Year of the Goat. Kabilang ka ba dyan? 1931, 1943, 1956, at 1967. Sinasabi na maghahatid ng swerte sa kanila ang kulay na deep blue. Para sa karagdagang taon sa mga Year of the Goat, 1979, 1991, 2003, at 2013. Piliin ang kulay na brick red. Para naman sa
isinilang sa animal sign na monkey. Ito yung mga isinilang sa 1932, 1944, 1956, 1968. Sinasabi na may hatid na swerte sa inyo ang kulay na navy blue. Karagdagan pa si 1980, 1992, 2004 at 2016. Ang maswerte niyong kulay ay earth brown. Punta naman natin si Year of the Rooster, ang animal sign na rooster. Isinilang sa 1933, 1945, 1957 at 1969. Sinasabi na maswerte o lucky color nila ay yellow orange. Karagdagan pa rin ng taon sa Year of the Rooster, 1981, 1993, 2005 at 2017, piliin ang kulay na icy white. Icy white, no? Swerte sa kanila yan. Ngayon naman, pumunta tayo sa mga isinilang sa animal sign na dog. Sila yung 1934, 1946, 1958 at 1970. Sinasabi na ang lucky color nila para sa 2025 ay emerald green na magdadala sa kanila ng iba yung swerte. Karagdagan pa rin, 1982, 1994, 2006 at 2018, kabilang pa rin yan sa dog, ang kulay na maswerte kanila ay sapphire blue. Ayan po. Punta naman natin si Year of the Pig, 1935, 1947, 1959, 1975. Swerte ang kulay na blue o royal blue sa kanila. O yan, last, para naman sa karagdagan pa rin, 1983, 1995, 2007 at 2019. Ang maswerte naman sa kulay na kanila ay dark green na magdadala ng iba yung swerte. Yan po. At napag-usapan na natin ang mga maswerteng kulay para sa nasasakupan ng animal sign. Maswerteng kulay para sa susunod na taon o year 2025. Alam nyo ba, ang mga lucky color na yan, pwede nyo magamit para dalhin kayo sa pagyaman. No? Pwede nyo rin isuot sa panahon na kayo nakikipagsapalaran, trabaho man yan, negosyo man yan, o maging sa pagtaya. No? Kaya lang, iwasan ang pagsusugal. Pero kung paminsan-minsan nagagawi kayo sa pasugalan o kasino, mainam na isuot ang inyong lucky color. Kung ayaw nyo naman isuot, magdala nito sa iyong bag o wallet. Na po. Ang mga lucky colors na ay pwedeng para sa inyong accessories, yung mahilig sa accessories, no? Kwintas man yung wallet, bag o sapatos o kasuotan. No? Ito po, bukod sa mga maswerteng dala ng mga kulay na ito na binabanggit ko kanina, ang dala ng wood at fire elements at yin polarity ng snake ay kulay emerald green at carmine red. Mas mai-imagine natin ang kulay ng sardinas na ligo. O commercial pa, yung sardinas na ligo dun sa ano, carmine red na to, carmine red. O, ayan. Sinasabing malakas ang hatak ng dalawang kulay na binabanggit ko kanina, emerald green at carmine red, no? Pero mas mainam na gawin itong alternative na gamitin. Pwedeng gamitin ito na umagsuot ng lucky charm na pwedeng makatulong sa inyo. Yung mga kulay na yan, pwede rin yun magamit, no? At syempre, pwede rin kayo mumamit nung bracelet na binabanggit natin kanina, yung amuletum bracelet, no? Kasi makakatulong lang, maganda yan. Kung gusto naman ninyong swerteng kulay ng inyong kasuotan, sapatos o bag, pwede rin yung emerald green at carmine red, no? Yan po. Kung may mahalagang meeting o pakipagsara ng negosyo at may kinalaman sa financial decision, gamitin ang carmine red. O ganyan, isuot. Ito ang magbuboost ng iyong energy. Lalabas ang iyong talino at lakas ng loob, kasama ring may pakikita ang iyong passion. Magagamit mo naman ang emerald green sa maayos at kalmado personal na transaksyon.
Ang dalawang maswerteng kulay na suportado ng positive energy at luck sa buong taon ng 2025. Mainam din gamitin ang dalawang kulay sa mga kasuotang ito, no? Kung mga kasuotan nyo, pwede rin gamitin sapatos man yan o scarves, pwede po. Ayan. Ngayon, ang dalawang kulay din na namamayagpag sa usaping passion ay ang carmine red at emerald green ay magiging trending color sa 2025. Elegante, refined ang hatid ng kulay na ito. So, yan po. Ang emerald green ay nag-represent sa wood element at sumisimbolo ng growth, renewal, and vitality. No, yan po. Samantala, ang carmine red na fire element ay nagpapakilala ng passion, energy, malalimang pagbabago sa sarili. Yan po, patuloy nyo subaybayan ang aking YouTube channel sapagkat mayroon pa tayong mga ipakikita sa inyo na magdadala ng magandang kasaysayan ng pagyaman. Samantala, may paalala lang po ako. Panoorin nyo po ito. Secretum Oculus Book. Aklat na nagtataglay ng lihim na karunungan upang gumaling sa karamdaman, swertehin sa buhay, ilayo sa aksidente o iba pang kapahamakan at sa masasamang tao. Nasa aklat po na ito ang mga kaalaman at mga orasyong Latin na siyang magdadala sa iyo maging swerte, mailayo sa kapamakan, lumakas ang katawan nang mailayo sa karamdaman at higit sa lahat, ilayo ka sa kapamakan at sa mga taong masasama. Nasa aklat na Secretum Oculus ang mga lihim na kataga. Ang Secretum Oculus book ay nagkakalaga po ng 1,800 pesos. Ang 500 pesos po na naroon ay ilalagay natin sa isang cashbox o magiging pondo natin ito na pantulong sa mga nangangailangan, partikular na sa bahay ampunan o sa home for the agent, o kung sakaling merong mabibiktima ng mga kalamidad, pwede rin natin itong maitulong. So ano pang iniintay nyo? Kaya kumuha na kayo ng Secretum Oculus book at pwedeng-pwede nyo rin ito ipangregalo, partikular sa darating na Pasko o iba pang okasyon. Yan po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!